Let's balance the sheet! Galing ako sa BIR eh. Humihingi ako ng revenue, travel assignment order, RTAO. Wala ho yan sa BIR website. Okay? Sir, bakit ka humihingi ng RTAO? Ano ang purpose ng RTAO sa buhay ng mga taxpayer? Very important ho yan. Kasi yan po yung ilagay ko ng drawing. Halimbawa, yung isang revenue officer, okay? Yung isang revenue officer ay nandito sa RDO 32. Ayan. Ililipat siya sa RDO 40. Hindi siya pwedeng lumipat sa RDO 40 nang wala siyang RTAO. Yan. At ang importante kasi sa RTAO, yung date. Kailan siya pinaalis dito? O yung tinatawag nating departure date. At dito yung arrival date. At ano yung function niya? Kung siya ba ay pre-remote or denemote? Nakasulat ho yan sa RTAO. Ito yung RTAO. Mm-hmm. Revenue Travel Assignment Order. So, hinihingi ko yan. Aba, may formal letter ho ako. Pumunta ho ako doon sa isang division ng BIR. Isuturo ko na rin sa inyo paano i-handle itong mga difficult revenue officer, yung mga may tuliling. So, pumunta ako doon. Nakausap ko yung hepe. Hepe pa, chief. Sir, paying RTAO. May numero na yung RTAO na hinihingi ko. RTAO, sabihin natin, 1-2000. Ah, kailangan ko pa ng permiso. Tinanong ko siya, kanino ka hihingi ng permiso? Eh, hepe ka na. Ikaw na yung pinakamataas dito. May mataas pa sa akin, okay. O sige sir, pahingi nung rule na sinasabi na pag humingi ako ng RTAO sa'yo, ay hingi ka ng permiso sa mas mataas sa'yo. Protocol namin yan eh, yun ang sagot. Gusto kong kutusan eh. Protocol mo ba? Turuntado ka. Eh, okay, sige, protocol. So, yung protocol ka ako, eh, nakasulat yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng protocol na daldal lang. O gag order ba yan ka ako? Sino nag-gag order sa'yo? Hindi naman siya kumikibo. Ilang minutong naka, ganun, pinapasok kita dito, eh, tinanggap kitang maayos. Bakit? Hindi ba ako nakikipag-usap sa'yo maayos? Tinatanong nga kita eh. Diba? Tinatanong kita, hinayupak ka. Hindi ko sinabi hinayupak. Tinatanong kita. Kaya lang, medyo malakas ang boses ko. Natural lang boses ko malakas kasi lecturer ako eh. Napansin nyo, dito rin malakas boses ko eh. May mas mataas sa akin eh. Saka ko sino yung mataas sa'yo? Eh, ayaw sabihin. Saka kakulit ko, pumayag din. Sinabi yung mas mataas si Asir daw. Okay. Sabi ko pupunta ako si Asir. Eto letter ko, receive mo. Lagay mo yung pangalan mo, lagay mo yung date, at lagay mo yung time. O may pirmahan mo rin to, Mr. Maestro. Walang problema. Pirma. Ako nauna ritong pumunta eh. Sabi ko sa kanya eh. Pirmahan mo muna tong letter ko bago ko pirmahan yan. Kasi, kaya mo ko pinapipirmahan yan kasi natanggap mo yung letter kong una. O, di nagkapirmahan kami. Sabi ko, o lagay mo dyan yung pinapirmahan mo sa akin, na nareceive mo sa akin kasi ako unang nagpumirma dyan sa dokumentong sinasabi mo, pagkatapos ibinigay ko sa'yo. O ngayon, pirmahan mo yung kopya ko na nareceive mo yan. Date and time din. Aba, nung pinirmahan, eh, alas tres. Eh, teka muna, dumating ako dito, alas tres media, pinirmahan mo, alas tres yan. Sino yung ginagago mo ba ako? Sabi ko, dapat pinirmahan mo, after mo napirmahan, yung inurasan mo, after mo ma-receive yung una kong letter, ganun ang kako-process dyan. Niloloko mo ako, tine-technical mo ako, hinayu pa ka eh. Diba? Punta ko si Asir. Pag-asir, eh wala asir. So, naghihintay ako. Sabi ko, pwede mo makausap yung HREA. Dumating yung HREA, mag-aalas 5, mga 4:45.
Ang tagal ko nag-intay. Oh, ma'am. May hinihingi ho ako dun sa subordinate nyo. Ayaw ibigay. Kasi confidential daw. Kailangan may permit. Diba? Sabi sa akin nung HRE, ito hong letter nyo, sir, Mr. Maestro. Eh, kailangan ho ng legal opinion. Ano ho? Kailangan ng legal opinion. Naiintindihan nyo ho ba yung sinasabi ko? Legal, sinasabi nyo, legal opinion. Unang-una, hindi naman ho ako humihingi ng ruling. Pag-aralan natin to, ha. Ruling of first impression. Wala akong hinihingi. Hinihingi ko lang kopya. Meron nga kayo sa library. Yung library ninyo, kulang ang yung pages. Munti ko na sabihin. Ninanakaw nyo kasi yung pages eh. Kinakain nyo eh. Para hindi makita ng taxpayer eh. Sabi ko, ruling of first impression. Hindi naman ako humingi na ruling of first impression eh. At saka humingi lang ako ng photocopy ng dokumento nyo. Ito nga yung RTAO. Diba? Next. Ah, sige, hintay mo na lang yung asir, yung boss namin. O, sige, kako. Di dumating yung asir. Alas 5. Alas 5 dumating. Uwian na. Sabi ko, asir. Okay. Alam mo naman, kako, yung mga RMO, yung BIR, binanggit ko kasi ay BIR issuances. Pag sinabi mong BIR issuances, lahat ng klase na yan. Sabi ko, humihingi ako ng RTAO. Sinabi ko yung pangalan ng tao. Bakit ako humihingi? Ah, siya pala. Oo, kako. Siya yung aking tinutukoy. Kailangan ko yan. Eh, kailangan si commissioner ang mag-decide. Kako, meron akong statement ni commissioner na pinapayagan yan. Kung may bibigay ko sa'yo, bibigay mo ba sa akin yan? Sabi niya, eh, alam mo kasi, yun, iba na sinasabi. Alam mo kasi may mga confidential eh. Okay. Takot na takot sila sa RTAO. Ha? Ini-inform lang kita. Takot ang BIR sa RTAO kasi pwede mo silang pakulong, patanggal sa trabaho at paalis yung kanilang retirement. Yan ang bigat niyan, sir. Ha? Kasuhan mo sila ng kriminal. Kasuhan mo sila ng kriminal. Sulat ko para maintindihan nyo. Ha? Pwede nyo sila, pwede nyo kasi siyang kasuhan ng number one criminal. Kaya takot sila sa RTAO. Patanggal sa trabaho, administratibo. Ha? And number three, forfeit yung kanilang retirement. Eh, yan naman ang pagluloko-luko sa akin ng mga revenue officer. Yan ang ginagawa ko. Kakasuhan kita ng kriminal, kasuhan kita ng admin, matanggal ka sa trabaho mo, at hindi mo makuha yung retirement mo. Okay? So, sabi ko, BIR is BIR first ruling of impression. Naloloko ka ba? Sira ulo ka. Sabi ko sa utak ko lang ano. Kung may BIR ruling of first impression na humihingi ng kasi tatantaduan talaga. Sana nga di-discussion, iinis kasi. Gusto ko lang i-sabihin sa inyo. Nasa, mula doon sa hepe, ako hindi nakikipag-usap sa mababa eh. Kasi yung hepe, gago na eh. Eh, lalo na yung mababa, gagong-gago yun. Di ba? Pupunta sa, susunod kasi dyan, HREA. And then, tapos nyan, ASIR. Tapos, ituturo ka ng ASIR sa CIR. Eh, hindi mo naman ito makakausap. Fully guarded to. Sa security guard pa lang, patay ka na. Hindi ka na papapasukin. Oh? Ang daming condor sanitaire nito. Kasi yung mga condor sanitaire nito, mga wala rin alam ng utak eh. Ah? Yung mga kapaligid dito, pinoproteksyon na nila si commissioner para hindi malaman ni commissioner na wala silang mga utak. Kawawang mga tao. At then, kawawa tayong mga taxpayer. Patay tayong bata tayo pag ganito yung mga klase ng tao na mamimit mo. Diba? So, ang moral lesson ko lang is, lahat dapat ng gagawin nyo ay nakasulat para may ebidensya kayo. Okay? Itong mga taon to, eh, gagawa ako ng incident report at pagkatapos papareceive ko sa kanila. Ipapa-explain ko sa kanila bakit ayaw nila akong bigyan ng dokumento na itinadhana ng batas na dapat mayroon ako. Nakalimutan na nila yung FOI. FOI.
Pirmado nga ni Duterte. Actually, yung ginagawa nila ngayon, ginagamit nila yung FOI para hindi ka bigyan. Baliktad eh. Ginagamit nila yung technicality ng FOI. Kailangan may request ka, kailangan dadaan ito sa process. Eh, tarantado yung objective ng FOI, pinabibilis yung pagbigay ng dokumento. Ang ginagawa ng mga tarantadong nasa BIR, pinababagal through technical kasi ho, may procedure kami. Eh, kutosan kita, kutosan ko kayong lahat dyan eh. Mga gago kayo eh. Okay. Emosyon ko lang ho yung pagmumura, mga tarantadong yan. Ganun lang ho yun. At ito naman ay privilege communication. Kung ayaw nyong panoorin, o ayaw nyong ishare, wala namang problema sa akin. Eh, para lang ho ito sa mga gustong bumasa. Yun lang. At susunod kong topic ha, panoorin nyo. Yung pong BIR form. Okay? Analogy, analysis, anatomy. Ayan. Susunod yun. 20 years nang walang laman ng books of accounts mo. Hindi ka lang ba nagtataka? Bayad ka ng bayad sa bookkeepers mo. Wala pa rin laman. Ito pong videong ito ay para po doon sa mga naka-receive ng chat. Ayan, naka-receive po ng chat. PM ho yun, yung private message. Or email messages galing ho kay Lovely, kay Len, o kaya kay Gia. Ito po ay para sa inyo. So, yung hindi ho naka-receive, eh kailangan nyo hong ilagay yung email address nyo dyan ho sa ilalim. Ano? Ano ho itong pinopromote ko ngayon? Okay. Ito ho kasi, pag corporation ang bumili, 1,675 pages. Available na ho siya. So, ang penalty po ng walang laman ng libro ranges 50,000. Yun yung pinakamataas at ang pinakamababa, 25. So, sinasabi ko, o sige, sa 10 taong ka nang hindi o 20 taong ka nang walang laman ng libro mo, eh di ba napakalaki yun, 50,000 multiply mo ng 20 years, o eh di magkano yun? Di ba napakalaki, million-million. So, sa halagang 25,000, ito ay tulong ko sa inyo, makakakuha kayo nito. So kahit hindi kayo CPAs, kahit hindi kayo accounting graduates, andi dito na ho yung entry. Ang entry ho nito ay sanction ng tax code. Okay? Ito deal. From 50,000, magiging 25. Okay? 25,000 na lang sa isang kopya. Pero kailangan nyong mag-act within 5 days from receipt ng email or chat message from Lovely, Len, or Gia. Pag hindi kayo nag-act, 50,000 ho siya. Pag wala kayong email galing kay Lovely, kay Gia, o kay Len, o chat PM, 50,000 ho siya. So, yung makaka-receive ho, meron ho kayong potential na mabawi ho yun. Bakit? Kung magre-refer kayo at mai-email namin sila, eh 25,000 din po yung mabayaran nila. Pero sa binayad ho nila, ibibigay ho namin sa inyo as referral fee, 5,000. Sa inyo po yon. Hindi lang po yan. Meron ho kayo within 5 days na mag-avail ng study now, pay ETM later. I-reduce ko ho yung study now, pay later, ETM fee from 500,000 to 200. O ibig sabihin, meron kayong discount na 250,000. Okay? Ito po kasi gagamitin natin pag nag-lecture ho ako. Andi dito ho lahat ng entries na sanction ng tax code. So, wala nang irritation between taxpayers and tax officials. So, madali nang maintindihan ng mga tax officials, yung entry mo sa libro, hindi ka na tatanungin. At pag naintindihan nila, hindi ka na makareceive ng letter of authority sa susunod na taon. So, yung pong gustong magtuloy na maging partner ko, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng product. Ibebenta ko kayo as a relevant product. Paano ko inyo kami ibebenta, Mr. Maestro? Meron po tayong sinatawag na
tax mapping apps where clients and consultant meets. Parang Uber, driver at yung rider nagmi-meet sa apps. Parang Grab, yung driver ng motorsiklo ay imi-meet yung magpapa-deliver ng equipments or goods sa kanya. So, kailangan po na meron kayong message o PM galing kay Lovely, Gia, at Len. Eh, kung gusto nyo makareceive, ilagay lang po nyo yung email ninyo dyan sa ilalim ng video ito. So, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod nating seminars, ha? Gusto mong libre? Okay. 20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay, and tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. Eh, ano ginawa mo? Wala eh. Wala akong magawa eh. Eh, anong ginawa mo sa... Ano ginawa mo sa independent certified public accountant mo, yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR revenue officers. Eh ano ginawa mo doon sa internal books, bookkeeper mo? Eh, ayun, nandoon pa rin, pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them. Bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function. So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. Eh, ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So, kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So, mangyayari,
ipagbabawal ng batas na i-audit ka. Kasi walang makukolekta ang buwis sa'yo eh. Okay? So sa susunod ah, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.